What's up mga ka-DIYers and welcome back to my channel, Jawrey Car DIY TV. Magandang hapon po sa lahat ano. And today, isi-share ko po sa inyo kung paano po natin mapapaandar ang ating sasakyan by pushing or in Tagalog, kadyot. Pero before tayo mag-start, bibigyan ko po kayo ng mga tips regarding sa pag kadyot ng inyong sasakyan. So, number one, ito po ay pwede lang gawin sa mga manual transmission. Actually, isa ito sa advantage ng manual transmission na kapag namatay ang inyong sasakyan, tapos lobat ang inyong battery, pwede mo siya ikadyot or start by pushing. Yung automatic kasi talaga hindi mo siya pwedeng gawin. So, yan guys, isa yan kung bibili kayo ng sasakyan, i-consider nyo rin yan kung automatic ba or manual. And then, second, ano po ba yung tamang gear pagka magpo-push start tayo? Kasi, actually, pag nagtanong ka sa mga iba-ibang drivers, magkakaiba rin ang sagot. Pero, normally, ang pinaka-the best talaga na gear kapag ka magpo-push start ka is second. Pwedeng first, pwedeng third, pwedeng fourth, pero pinaka the best is second. Why? Kasi sa second kasi hindi ganun kalakas ang torque mo, plus yung distance na kailangan mo hindi rin ganun ka layo. Unlike kasi kung naka first gear ka, syempre sobrang lakas ng torque nun, pagka ipupush na ng mga kasama mo yung sasakyan, medyo mahirap. Sa third and fourth naman, malambot nga siya itulak, ang problema naman nun yung distance, yung speed. Kailangan mo ng mas mataas na RPM bago mag-start ng sasakyan. Kaya pinaka the best dun second, especially kung short distance lang yung space mo. So, yun. Tapos, ang pinaka speed nun, pagka second, kailangan mga 5 miles per hour o kaya 8 kilometer per hour. Ganun po. Kaya maiksi lang siya. Unlike kung iti-third mo siya, kailangan mo siya mas mabilis. So, third, may mga nagtatanong kasi kung pwede raw ba ikadyot ang sasakyan kapag totally dead na yung kanilang battery. Ang answer po is actually yes. Bakit po? Kasi ang kasi ng battery is isupply ng power yung ating starter. Si starter ngayon yung magpapaikot ng ating flywheel para mag-start yung ating engine. So, technically ang nawala kasi doon yung starter, hindi yung battery talaga. So, nawala ng supply yung starter mo kaya hindi mag-start. So, ang magiging replacement kasi, magiging substitute ng starter mo is yung pagpupush natin ng sasakyan para umikot yung flywheel. So, yun po yung sagot. And then, fourth tip, syempre kapag magpupush start ta, kailangan mo nang may kasama. Or kung wala ka mang kasama, kung makakita ka ng mga nakatambay dyan sa gilid-gilid, pwede mo siyang hingin ng tulong. Pero what if nga, walang ganun, so pwede bang ikaw lang mag-isa? So, pwede po. Ang gagawin mo lang is, maghahanap ka ng steep na slope, yung medyo wag naman yung two step kasi pag two step naman yung ano medyo ano hindi safety yon. Hindi na kasi safe yon. So ang hanapin mo lang yung medyo steep. Itulak mo yung sasakyan mo tapos pag nandoon ka na sa steep saka mo itulak tapos pag umandar na saka ka pumasok sa sasakyan. Pero yun kasi kailangan niyo ng practice. So binigay ko lang yung scenario ko lang pero need talaga ng practice yon kasi medyo hindi safe yon. And then fifth, make sure po na yung mga kasama natin, yung mga nagpo-push, i-warn nyo po na stay away sa ating mga wheels. Kasi syempre kapag umandar yun, pag kinadyot mo kasi ito umandar, syempre gagalaw yung gulong. Kung nandun sila, baka mga disgrasya pa. And wag silang, ang make sure din na kapag yung hahawakan nilang parts sa sasakyan, wag yung mga malalambot. Especially yung ilaw, kasi baka mabasag pagtulak. Para safe po. Safe yung sasakyan at saka safe yung ating mga friends. And then, sixth and final, ito ano po, gagawin nyo lang po ito for emergency purpose. Kasi ang pinaka-safe pa rin talaga pag mag-start tayo ng sasakyan na dead bat is jump starter. So, kaya po sa isa ko ring video, yung sa nakalagay nga na must-have sa inyong sasakyan, number one po na dapat mag-invest kayo is yung jump starter cable. Kasi kung pag merong ka nun, may makita ka lang na isang sasakyan, pwede ka makisuyo magpa-jump start kung papayag naman. Ay ang problema, kung wala siyang jump starter, wala ka rin jump starter. O di mas mahirap, magpupush ka na lang. So, kaya importante po ang jump starter, mag-invest po kayo dun. So, yun guys, yun lang po yung ating mga tips. So, now let's proceed sa ating tutorial.
So, number one po ay i-turn ng ating switch to on position. So, kung naka-key kayo, insert nyo yung key. Tapos, turn nyo lang sa on position. Yan. O, pagka naka-on na po yan, next is press the clutch. Yan. Press the clutch. And then, third is change gear to second. Yan. Ito pa yung pinaka-basic niyan, second. So, after nyan, apakan nyo yung foot brake kasi i-release natin yung handbrake. So, release yung handbrake. Yan. So, pagka-release nyo ng handbrake, naka-apak tayo sa foot brake. Saka po na, bigyan ng instruction yung ating mga kaibigan na mag-start na namang na-i-push yung ating sasakyan. So, kapag nagpo-push na po sila, iangat naman natin yung ating brake pedal, tapos alalay lang. So, yun nga guys, pagka na-hit na natin yung certain speed na 8 km or above, ang gagawin natin doon is, i-release natin yung clutch ng mabilisan or biglaan. So, ganito po. Ganyan. Biglang release po. So, technically, kung tama naman yung speed mo, dapat umandar na yan. So, pag umandar na po ang sasakyan, press back yung ating clutch para hindi umandar, then apakan ang brake for safety. So, ganun po siya. So, i-demo ko po ng mabilisan para makita nyo. So, yung pagkasunod-sunod. So, yan. Nakapress tayo ng brake ng clutch. Na-hit na natin yung 8 km. So, release yung ating clutch. Then, umandar, apak ulit, sabay brake. So, ganun po ang gagawin nyo. Lagi po tayong safety. Ang purpose po na kaya natin napakan siya ulit ang clutch is para hindi mamatay yung makina. Siyempre, pag ang makina mo umandar tapos naka-engage ka nang hindi ka naka-apak sa accelerator, mamamatay yun. So, kaya pag andar niya, pag push natin, ng pag-release natin at umandar, apak ulit para hindi mamatay ang makina, then apak ng brake for safety. So, yun lang guys. And then kapag umandar na po siya, kung nasa biyahe naman kayo, ibiyahe nyo na para mag-charge ang ating battery. Pero what if kung nasa garahe lang naman kayo? So kung nasa garahe, hayaan nyo lang pong umandar ang inyong makina for 30 minutes para mag-recharge ang ating battery. So kung pwede naman kayo, better drive around yung sasakyan para mas mabilis mag-charge. Kasi mas mabilis mag-charge ang kapag umandar ang sasakyan kasi naka-press yung ating accelerator, mas mabilis ang charging ng ating alternator. So yun lang naman po, ito is guide lang kapag sa emergency situation. So kung halimbawa nangyari sa inyo to, tapos hindi kayo confident and then may kasama kayo na sanay, siya na lang po yung paggawin nyo, kayo ngayon yung magtulak. So kung wala namang choice na magkasama kayo, wala talagang pareho sa inyong may alam, halimbawa kung ilan kayo dyan, tapos talagang wala sa inyong may alam, plus wala kayong jump start cable, tapos wala rin kayong makitang ibang sasakyan na may jump start cable, at least meron kayong guide kung paano siya gagawin, di ba? Kasi iba pa rin yung may alam ka talaga. So yun lang guys, and I hope may natutunan naman kayo. Kung nagustuhan niyo yung video natin, please don't forget to like, hit the subscribe button, and notification bell. Plus, kung may katanungan kayo, just leave a comment on our video. Positive or negative, i-accept po natin yan. Kasi yan po yung makakapagpa-improve ng ating mga susunod na video. So yun lang guys. Stay safe palagi and God bless. Thank you.